Napakabuti ng Panginoon. Every gising is a blessing. Ang unang biyaya na natatanggap natin sa mga oras na ito ay pare-pareho tayong nagising sa pamamagitan ng habag at pagmamahal ng Diyos sa atin. Nawa, umpisahan natin ang ating araw ng pakikinig ng mabuting balita na magiging gabay natin sa mga darating pang oras upang ang araw na ito ay matulungan tayo ng ating banal na espiritu na umiwas sa mga tukso na magdadala sa atin sa mga kasalanan. Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo, Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga oras na ito, patid namin na ikaw ay nagkakaroon ng kagalakan, lalo na kapag ang mabuting balita ang nagahari sa aming puso. Ngunit, hayaan mo muna kaming lumapit sa iyong presensya. Hingi namin ng tawad ang aming mga kasalanan at kahinaan upang anuman ang balakid na matanggap namin ay mapaglamanan namin, Panginoon. Umiipo ko ng kapatawaran sa aking mga kahinaan at kasalanan, Panginoon. Tinis mo po ang aking puso at ang aking isip upang sa ganon, ikaw lamang ang aking maitaas sa Facebook Live na ito. Ang aking isip, ang aking puso, ang aking tinig ay gamitin mo lamang instrumento. Nawa, ang makaririnig ng mabuting balita ay pagpalain mo, bigyan ng karunungan at ang kalooban mo lamang ang makapangyari.
Kailangan namin ng mga salita, Panginoon, sapagkat ito'y pagkaing espiritual. Itong pinakamahalagang biyaya na may pagkakaloob mo sa bawat araw, higit pa sa mga material na bagay, higit pa sa mga kakainin namin sa mga susunod na oras. Maraming salamat, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu at ano man ang panunukso at gawang masama ng Diablo in Jesus' name. Itinatabay namin sa pangalan mo. Ang oras na ito, nananalig kami na naririto ka sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang mangusap. Nawa, maramdaman namin ang mensahe mo tungkol sa paghahayo, sa pagsusubo mo, sa paglilingkod sa iyo, at sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapuspusan ng Banal na Espiritu. Amen. Sama-sama tayong bigyan ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Siniwo ni Jesus ang pintuput dalawa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakan niya ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Mananatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alimang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alimang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pagkatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga taong sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong
Jesucristo. Amen. So, isa po nga, pinagpalang umaga sa inyong lahat. Napakabuti po ng Panginoon, lagi kong sinasabi, tayo'y nagising sa habag ng Diyos. Hindi dahil sa gusto natin gumising. Alam naman natin, nung tayo'y natulog kanina, maituturing natin tayo'y mga patay. Bakit? Abay, tulog tayo, hindi natin mapili kung ano ang ating mapapanaginipan. Hindi ba? So, magugulat ka na lang, nagising tayo sa panibagong umaga. Ibig sabihin, meron pang pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kung tutusin, kanina lang sa pagtulog natin, sasabihin ni Lord, eto, hindi ko ito gigisingin. E paano kung hindi tayo ginising ni Lord? Tapos, nung natulog pala tayo, punong-puno tayo ng hinanakit sa kapwa, punong-puno tayo ng inggit sa kapwa. Hindi po ba? Kaya dapat ang bawat araw, tinuturing nating biyaya. Unang-unang biyaya. Kaya nga lang paghiga mo, habang nakahiga ka, o kung nakahiga ka pa lang, hindi mo pa naimumulat ang mata mo, nasa isip mo na yung pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Hindi po ba binibigyan pa tayo ng pagkakataon? Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya nga sinasabi ng iba na, sabi ni Lord, darating na siya anytime. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya dumarating? Kasi nga dahil yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kasi tayo nakiki-apartment lang dito sa mundo. Ang dapat natin pinaghandaan, yung buhay na walang hanggan. Amen. So, ako nga po pala si Sister Angelica Dorde ng Word of God, Daily Gospel. Isa po akong Katoliko. At nawa, sama-sama po natin pagnilayan ang mainit-init pa na mensahe sa atin ng Panginoon. No? Kumbaga, kung iba sa inyo siguro, nagkakape na, alam nyo naman yung kape, di ba? Pampagising ng diwa. Ito na may pampagising ng ating espiritu. Maganda rin naman po talagang nanonood ng live kasi naniniwala akong na live ang patnubay sa atin ng Espiritu Santo. Ngayon, kung hindi kayo makanood ng live, pwede naman po ito i-replay. So, ito po ngayon ay Thursday Gospel, October 5, 2023. Naku, marami siguro mga nagbe-birthday sa inyo, nag-anniversary o anumang okasyon yan. Sumayin niyo ang Panginoon. Una natin pasalamatan ang Diyos. At tungkol po sa sinugo ni Jesus ang 72 mula to sa pagbasa kay San Lucas chapter 10 verses 1 to 12. Una, bago tayo magpatuloy, huwag nating kakalimutang i-share sa ating timeline o sa group chat natin o sa mga kakilala natin ang mabuting balita sa araw na ito. Kasi yung share the daily gospel, yan ang pinakabuod ng mensahe ng mabuting balita sa araw na ito. So, balikan po natin uli ang mabuting balita, no? Sinugo ni Jesus ang 72. Bago pa isinugo ng Panginoong Jesucristo ang 72, nauna na niya isinugo ang 12 niyang mga alagad. Amen? So, nagsugo pa siya ng 72. Bakit 72? Kasi maghahayo yan ng tigda 2. Kung di ba, misa naranasan nyo sa bahay nyo, may kumakatok na ibang sekta at 2 sila. Kakatok sila sa pinto nyo at mag-aalok sila na kung pwedeng magkaroon tayo ng konting time kasi magbabahagi sila ng salita ng Diyos. So, tigda 2 sila. So, bakit 2? Kasi, alam naman natin sa buhay natin pananampalataya, may mga pagsubok na dinadaanan kahit na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. So, 2 para halimbawa, yung isa nanghihina sa pananampalataya, meron siyang kasama na magpapalakas sa kanya. Parang mag-asawa yan, di ba? May mga pagkakataon na yung asawa mo napupuno siya ng problema, napupuno siya ng stress. So, bilang asawa, ikaw yung magpapalakas sa kanya. Kumbaga sa kandila, ikaw yung naglalagablab at yung asawa mo parang aandap-andap yung kanyang ilaw. Amen. So, magtutulungan kayo. So, ganun din sa paghayo. Nagtutulungan yung 2 na ipalaganap ang mabuting balita. So, sinabi pa rin dito sa mabuting balita na sagana daw ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga magagawa. Totoo yun. Araw-araw, sagana ang biyaya ng Diyos. Maraming aanihin. Actually, araw-araw, wanted nang manggagawa ang Panginoong Jesus. Kaya lang, sino ba nag-a-apply? Sino bang interesado
na maglingkod sa Diyos at ipalaganap ang mabuting balita. Kakaunti. Kung saan pa yung kaharian ng Diyos, yung kumpanya at ang boss natin ay ang Diyos, walang nag-a-apply. Bakit? May pera ba dyan? Yayaman ba ako dyan? Hindi po ba? Yun yung pangmundo ng pagtingin ng tao. Kaya talagang konti lang ang naglilingkod sa Diyos. Konti lang yung interesado na magpagamit sa Panginoon. Hindi naman na ibig sabihin na yung paglilingkod ay yung preacher ka, yung ikaw yung magsasalita. Hindi lang yun. Kahit sa simbahan, halimbawa, marunong kang magluto, pwede mo i-share yun bilang paglilingkod mo. Pag may mga gawain, ikaw magluto para sa mga ka-sisters mo, mga ka-brother mo. Magwalis, diba, yung nire-render mo yung service mo, paglilingkod na yun. Yung ibinabahagi mo ang mabuting balita sa iba, paglilingkod din yun sa Panginoon kasi yun ang utos sa atin ng Diyos eh. Kaya nga, diba, lagi kong sinasabi, everyday, i-share nyo ang mabuting balita. Kung hindi nyo type itong Facebook Live ko, marami sa YouTube. Maraming mga everyday, mga pare nagbibigay ng homily sa everyday gospel. Maraming mga pastor. Diba? You can share that sa Facebook nyo o sa anumang social media nyo. Ang mahalaga, nandoon yung desire natin na, ay, nakarinig ako ng mabuting balita. Ang ganda ng message ni Lord. Hindi ko to sasarilinin. Ibabahagi ko to sa iba. O kaya, habang nakikinig ka ngayon, pwede mong lakasan yung volume ng cellphone mo para makarinig ang kasama mo sa bahay o yung kapitbahay mo. Di po ba? Marami pong paraan eh. Yun ang desire. Kaya nga sabi na medyo nalulungkot si Lord, dami-daming blessings sa gusto ko ibigay. Bakit ganun? Walang gustong pumaroon sa akin, no? Upang maging manggagawa ko. Pero syempre, napakahalaga na malaman natin na sa everyday na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, pinahahayo tayo. Kapag tayo po ay nagsisimba pag Linggo, di ba, as Catholic, talagang dapat tayong magsimba tuwing Linggo kasi maituturing yung mortal sin kapag tayo ay hindi nagsimba. Hindi tayo pwedeng tawagin Katoliko sa pangalan lamang. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng sariling rules na, oh, hindi nga ako magsisimba, di naman ako ganito, ganyan eh. Yung kakilala ko ka, simba ng simba, naglilingkod pa, pero ganito, ganyan. Huwag tayong tumingin sa ating kapwa. Tumingin tayo sa utos ng Diyos. Amen? At alam naman natin na pagkatapos ng misa, anong sinasabi ng pare, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. May purpose kung bakit tayo nagsisimba. Hindi lamang pagpasalamat sa Diyos, magpuri, kundi ipalaganap. Hindi yung pagkatapos magsimba ang nasa isip ka agad, saan ba akong mall pupunta, saan ba kami kakain, ano bang panonoorin ko. Hindi po ba? Kaya kailangan lamang na alam natin yung dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Merong ipinapagawa sa atin ang Panginoon. Kaya nga paghayo eh. Sinabi din dito sa mabuting balita na sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Kapatid, kapag tayo ay sumunod o tumugon sa pagsusugo sa atin ng Panginoon, eh talaga namang itinuturing tayong parang mga, alam mo yon yung kordero, yung tupa, alam mo yung tupa, napakaamo niyan. Diba, maamo ang tupa versus sa asong gubat o yung, sa English is fox, yung talagang mabangis. Asong gubat, no? Mabangis, talagang lalapain ka na. Lalapain ka talaga niyan. Ay, ibig sabihin niyan is, dito sa mundo natin, maraming asong gubat. Ibig sabihin, masasamang tao. Na talagang gagawa ng masama. Ay, ngayon, kung halimbawa, asong gubat tayo, ibig sabihin, makasalanan tayo. Tapos, nagsisikap tayo na makasunod sa kalooban ng Diyos. Para tayo tupa na magiging mababa ang kalooban. Di ba, ang tupa, malakas ang pandinig niyan eh. Kabisado niya ang boses na nagpapastol sa kanya. So, pag sinabi ng magpapastol na pupunta ka sa kaliwa, sa kanan, whatever, yun lang ang susundin ng tupa. Po? Pero, yun nga, dadi kang asong gubat, tapos magiging tupa ka, talagang maraming lalapa sa'yo. Kasi nagbabago ka na eh. Nagbabalik loob ka na sa Diyos eh. Maraming lalapa, maraming hadlang. Amen? Marami.
Pero sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Hanggat ang sandata natin ay ang Diyos, huwag tayong matakot. Kasi bibigyan niya tayo ng proteksyon sa mga asong gubat na yan. Diba? Merong mga tupa na nag-aan yung merong mga asong gubat na nag-aan yung tupa na kunwari ay mabait, kunwari gumagawa ng mabuti, pero pala naghuwad, peke. Amen? At sinabi dito na huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Alam po nyo, kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, lalo na kapag tayo nagpapahayag ng mabuting balita, gusto ng Panginoon, wala tayong dalang galit, inggit, mga negative thoughts, feelings sa ating sarili. Kasi ang hirap nun eh. Yung bang nagsisimba ka, pero nagsimba ka, meron ka palang sama ng loob sa kapwa mo. Hindi ba? Parang ano yan eh, alam mo yung bundok? Pagka sa bundok, yung tao mula sa baba, umakit siya na may dala-dala siyang bag sa likod. Tapos yung bag niya, daming dala, no? Di ba ang hirap lumakad pataas? Ang hirap niyan. Mabigat eh, kasi hindi lang yung bigat mo bilang sa taong dala mo, kuti yung bag mo, tapos may dala ka pa sigurong mga inumin, no? Sa kaliwang kamay, kanang kamay. Gayun din, pag nasa tuktok ka ng bundok, hirap na hirap ka. Pagbaba mo, ganun din. Pag mabigat yung dala mo, itutula ka naman ng mabilis. Pwede kang mahulog, mapisod. Ang gusto ng Diyos, kapag naglilingkod tayo sa Kanya, wala tayong dala anuman na magkasalanan na magiging hadlang. Parang ganon, tuloy-tuloy tayo, no? Akit ka nang wala kang dalang mabigat, tuloy-tuloy tayo, walang hadlang. Kumbaga, ang focus talaga natin ay dalhin ang mabuting balita. Amen? Sa ating buhay, lalo na ngayon, ha? Punta tayo dito sa panahon natin ngayon, na ito ngang social media, lagi ko inuulit yung social media, ito na yung binibigay sa atin ng Diyos ng pagkakataon na ipalaganap ang mabuting balita. Lalo na kung halimbawa, mahihiyain ka naman. Mahihiya akong mag-share ng gospel sa pamilya ko, sa kanino man. Hindi ba? Medyo maintindihan nilo dyan, pero kailangan mo mag-umpisa. Kaya nga diba sabi ko, i-share nyo sa inyong sariling timeline. O kayo naman. Kasi malay nyo, yung taong napag-share nyo, may problema pala siya. Bigat-bigat ng dinadala niya. E nakarinig siya ng salita ng Diyos. Hindi ba nagamit ka ng Panginoon para maliwanagan ang kanyang isipan? Baka mamaya gusto na niya magpakamatay. Tapos ang gospel pala tungkol sa banal na espiritu na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, kaya dapat mahalin natin ito. O kaya, meron kang kaibigan, o ikaw mismo, galit na galit ka sa taong to, hindi mo siya mapatawad. Eh, yung gospel pala ay tungkol sa pagpapatawad. Amen? So, ang social media ngayon, imbis na nagagamit para ipalaganap ang mabuting balita, nagiging baliktad, nagagamit para sa mga malalaswang panoorin, sa mga pagmumura, hindi ba yung mga social, tawag din mga vloggers na yan? Di ba may mga vloggers na imbis sila maka-inspire, nakakasira sila sa kabataan o sa mga taong nanonood dahil lang ibinabahagi nila, hindi maka-Diyos, kundi maka-mundo. Pagka ganun lagi, no? Mas marami ang mga tao na nagpo-post ng mga ganun na hindi maka-Diyos, ano nang mangyayari sa mundo natin? Puro na tayo makalaman. Puro na tayo ang mga ina-idol natin, yung mga taong ipinipilit o ipinapakita ang kanilang sariling paniniwala na hindi na nila pinapakialaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang gusto lang nila, yung kalooban nila, ang isinisya nila sa tao na, ito, gayahin nyo to, tama to, tama to. Eh, ang tanong, kung hindi ka nakakarinig ng mabuting balita, ay, impluensyahan ka. Pero pag napanood mo, sinabi, ay, naku, hindi ah. Hindi ganyan ang kalooban ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na ang pamilya ay mawasak, na ang mag-asawa ay maghiwalay. Hindi gusto ng Diyos na ganyang relasyon. Hindi ba? Nagiging sarado ang isipan natin kapag nakatutok lang tayo sa social media just for entertainment. Na-entertain natin yung sarili natin. At ang masama nito, ang nagiging idol ng tao ay yung tao mismo na nasa social media na nagpapalaganap ng maling aral. Imbis na si Kristo ang naitataas, iba. Amen?
Diablo ay nagdo-double time, nagti-triple time sa social media na to. Kasi alam niya lahat ng tao, kahit ano pang katayuan sa buhay, mayaman man, basurero man, bata man, ay may cellphone, nakaka-access sa social media na ito. Amen? E paano natin may papagalanap si Kristo kung tayo mismo sa sarili natin, nakikiayon tayo sa kung ano yung latest. Binabalaan tayo ng mabuting balita na huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sapagkat itong mundong to, papunta to sa impyerno kapag hindi pa tayo nagbago, pag hindi pa tayo nagdesisyon. Kailan pa ba natin isishare ang mabuting balita? Kapag halimbawa, nasa impyerno na tayo, yung tipong wala ng cellphone, wala ng TikTok, wala ng, hindi ba? Sasabihin mo kay Lord, Lord, ano, magsishare na ako sa ano, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Araw-araw, isishare ko ang mabuting balita. Huli na. Ngayon na ang tamang panahon dahil hindi natin alam na sa mga susunod na minuto o oras, baka dumating na ang Panginoong Jesus. O kung hindi man dumating ang Panginoong Jesus, hindi natin masabi. Maaksidente tayo, wag naman sana, pero hindi natin batid ang mga susunod na oras. Gusto ba natin mamatay na hindi natin naibahagi si Kristo? Samantalang ang Diyos walang ginawa kundi magbahagi ng kanyang biyaya sa atin. Lagi siya nagbibigay. Lagi naman natin tinitignan kung ano na yung maibibigay niya, pero yung nagbigay, hindi natin binabalik sa kanya. Amen. Paano tayo magkakaroon ng relasyon, totoong relasyon at malalim na relasyon sa Panginoon kung pag-share pa lang ng gospel di natin magawa? Kaya nating mag-post ng galit natin sa Facebook, kaya nating mag-post ng kung ano-ano. Amen. Ang dami ngayon nagla-live selling para kumita. Yan, sa mga reels, sa mga TikTok, di ba? May mga pagkakakita, Facebook, YouTube. Hindi naman masama yan kung gusto mong kumita, no? Para dagdag kita. Pero kailangan, alam mo yung priority mo sa bawat araw. Amen. Unahin ko muna, seek first the kingdom of God. Ipagmalaki mo muna si Kristo. Kesa yung ipinagmamalaki natin, yung mga bagay na wala si Kristo. Amen. At ang sabi pa pa dito sa mabuting balita, lagi natin, okay, ito pa, no, dagdag ko, no, tingnan mo yung panahon noon ng Panginoong Jesus at ng mga alagad. Napakahirap mag-share ng gospel. Paano? Walang transportation na may gaas. Walang social media. Kailangan talaga nilang tumawid sa kabilang ibayo, sa makinang bangka. Kailangan nilang magdakad ng nakatsinelas. Walang payong nakabilad sa araw. Kailangan nila na magbahay-bahay, magpunta sa iba't ibang nayon to share the gospel, magpagaling sila. Gano'ng kahirap yun, yung panahon nun, no? Talagang tatamaling ka. Pero ngayon, kung i-compare mo, pag-share, napakadali na lamang. Kahit nasa bahay ka lang, walang excuse. Kahit sabi mo pang may ginagawa ka, pwede kang makinig. Habang may ginagawa ka. Haba, nasa sasakyan ka, nasa jeep, nasa LRT, nasa bus, kung gusto mo, makinig ka. Kasi nagtatanim ang Diyos sa puso natin everyday. Everyday nga, kapatid, ay kumakain tayo ng almusal, tanghalian, merienda, hapunan, may midnight snack pa, ha? Pagkain ng ating katawang lupa. Kasi ayaw natin manghina, ayaw natin magkasakit. Eh, what about our spirit? Kung hindi natin pakakainin to ang salita ng Diyos, maghihina tayo sa tukso, magdadala sa kasalanan. Eh, mas mahalaga ang ating espiritu, mas mahalaga ang ating kaluluwa kesa sa katawang lupa natin na mamamatay. Amen? Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay dapat din may paggawa. Mag-uumpisa lang tayo sa pakikinig sapagkat siya nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig. Pero, yung paggawa, ang pastor, ang pare, kahit sino, magsalita man ng 24 hours, kung hindi naman ito isina sa buhay, ito yung tinatawag na patay na pananampalataya. Patay
ang pananampalatayang walang gawa. Kaya napakahalaga na binibigyan natin ng halaga to. Kasi ito yung kayamanang matatagpuan natin na kapag hinukay natin, bibilhin natin ang buong lupain na yun. Huwag para makip lang yung kayamanan na yun. At yun yung salita ng Diyos. Amen. So, sabi paborito sa mabuting balita, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Gugustuhin pa ba natin yon na yung second coming ni Lord ay hindi natin napaghandaan? Baka pag nasa harap na tayo ng Panginoong Jesus o sa paghuhusga, ni hindi natin siya kilala. Kumbaga, kilala lang natin siya sa pangalan. Maliban doon, wala na. Alam niyo yung mga nakaraang gospel, yung gospel kahapon, Martes at Lunes, puro ano to eh. Paglilingkod eh. Talagang inano tayo, kung hindi ka pag naglilingkod, mag-start ka na maglingkod. Kung naglilingkod ka na, panatalihin natin ang paglilingkod hanggang sa katapusan ng ating buhay. Amen? Sapagkat kapag tayo naman ay nagsasalita tungkol sa Panginoon, hindi naman yung sarili natin ang ino-offer natin eh. Kapag tinanggap yun ang kausap natin, si Kristo ang kanyang tinanggap. At tinanggap niya si Kristo, tinanggap niya ang Ama sa langit. Napakabuti ng Diyos. Kung tutusin, hindi lang talaga natin maseryoso, yung iba hindi maseryoso ang Panginoong Jesus, kasi nga hindi nga naman nakikita. Ano ba talaga? Lagi ba talagang to see is to believe? Hindi ba pwedeng to believe muna so you can see? Pananampalataya ito eh. Hindi natin maipipilit na, oh Lord, pakitaan mo muna ako ng himala bago ko maniwala, bago ko maglingkod sa iyo. Kaya nang pa tayo maglilingkod? Kaya nang pa natin isishare ang gospel? Kahit konting pagtanaw ng utang na loob, pag-ibig sa Diyos, umpisahan na natin. Kasi hanggat hindi tayo nag-uumpisa, hindi tayo madedevelop. Kapag nasa puso na natin, hinahanap-hanap na natin yung mabuting balita everyday, ibig sabihin nun, tayo ay nagkakaroon na ng karunungan. Amen? Huwag lang sana tayo tumanda sa edad. 40 years old, 50, 60, 70, 80, hanggang ngayon may kagalit pa. Naku po, habang tumatanda, dapat pabawas ang pabawas yung kagalit kasi anything, kukunin na tayo ni Lord. Hindi po ba? Kaya napakahalaga na yung mabuting balita, nakatanim yan everyday. Pero kapag dumadating yung tukso, ay teka, nakakarinig ako ng mabuti o nakabasa ako ng Bible kanina, ganito ang sabi, may panlaban tayo. Bakit? Kasi ito yung technique, ito yung pinaka-technic ni Kristo sa kanyang paglilingkod, ang salita ng Diyos. Kaya nga, di ba doon sa ilang, nung tinukso ang Panginoong Jesus ng tatlong beses, at isa sa mga tukso sa kanya, sabi nung demonyo, nakitang gutom na siya. Anong sabi ng demonyo? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato niyan. Hindi pinatulan ng diablo ni Kristo. Kasi nakatanim sa kanya ang salita. Ba't ko gagawin yan? Parang nagmamalaki naman ako sa'yo, di ba? Pinapatalong pa siya sa mataas na bundok. Ino-offer pa sa kanya ang lahat ng kayamanan sa mundo. Ganyan kahalaga ang salita ng Diyos. Kasi, yan ang magiging bala natin sa palaso ng kasamaan ng Diablo na nagahari sa mga panahong ito. Kaya sana, dalangin ko na gawin na natin habit ang ishare ang mabuting balita. Mag-umbisa tayo sa kanya-kanya nating mga timeline. Tapos, sa kaibigan mo, sa group chat nyo, hanggang sa dumating yung time na ikaw na mismo ang makikwento sa anak mo, sa asawa mo, hanggang sa dumating yung time na sa ibang tao na, hinahanap mo na. Amen. Mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay fair. God is fair. Sa akin, sa iyo, sa lahat sa atin. Itong mabuting balita nito, para to sa lahat, wala siyang pinipili. Nakatayuan sa buhay. Para lahat sa atin to. Libre. Libre. Pero hindi mabibili.
ginawa na ng Panginoong Jesus. Ang part niya, ipinakita niya ng kanyang good example kung paano siya nagpalaganap ng mabuting balita. It's our turn na. Yung Bible natin, open book na. Kumbaga sa examination, open book na. Nandun na lahat. Tayo ay susunod na lamang sa Diyos. At hindi tayo makakasunod at makakapaglingkod sa Diyos kung mataas ang ating kalooban, kung mataas ang ating pride. Una, tayo ay makapag-share ng gospel, makakapaglingkod sa Diyos kung una sa lahat nagbabalik loob tayo sa Diyos. Humihingi tayo ng totoong kapatawaran at nagpapakumbaba tayo. Napakahalaga ng humility sa pag-share, sa paglingkod sa Diyos. Ibig sabihin ng humility, kamukha ng Panginoong Jesus, walang bayad kasalanan pero napakababa ng kalooban para sa atin. Tinubos ang ating mga kasalanan. Yung humility na yan ang dapat nating taglayin. Pangalawa, to follow the will of God only. Kaya nga maganda na nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi salita ng Diyos versus salita ng mundo. Ang salita ng Diyos, bigin mo ang iyong kaaway. Ang salita ng mundo, gumanti ka. Amen? Magkalaban yan. Kaya kailangan nadidiligan lagi, nabibinhian lagi ang ating mga puso. Kapag meron tayong gustong gawing desisyon, sa Diyos tayo, siya yung pinaka-perfectong magbibigay sa atin ng advice. Siya yung perfect na teacher, advisor, doctor. Kapag ito yung sinabi niya, yun lang ang susundin natin. Kahit gustong-gusto mo to, gustong-gusto ko to, Lord eh. Kaso teka, ano pang gusto mo? Yun ang susundin natin. Amen. At kapag naranasan natin ang presensya ng Panginoon, kahit hindi ka nasabihan, ikaw na mismo ang mag-share kay Kristo. Hindi yung sinishare natin, puro mga chismis. Pagka-chismis, dal-dal natin. Pero pag tungkol sa Panginoong Jesus, walang masasabi. Eh, paano ka nga may masasabi? Hindi mo siya kinikilala. Siya na nga nagmamay-ari ng lahat eh. Pati ng buhay natin eh. Bakit hindi natin siya ibahagi? Nakakain tayo ngayon, makakapagtrabaho. Actually, nakakakita pa tayo. Gamitin natin itong mga mata natin para makabasa ng mabuting balita, itong tenga natin para makarinig ng mabuting balita, itong bibig natin para i-share si Kristo ang kanyang mabuting balita. Huwag na natin hintayin mapipi tayo, mabingi, mabulag para gawin to. Baka nga yung mga bulag ngayon eh, dalangan nila makakita lang sila, mag-share sila ng gospel eh. Makarinig lang sila eh, makapagsalita lang sila yung mga pipi. Eh tayo, mga normal, hindi natin ine-enjoy yung biyaya na yon para ibahagi si Kristo sa ating kapwa. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana lagi mamutawi sa ating mga labi ang Panginoong Jesus. Siya yung pagmalaki natin sa ating timeline, pagmalaki natin sa ating mga live, pagmalaki natin sa mga kung TikTok kayo, whatever. Ang social media ay malakas kung gagamitin lang natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen? Di mo alam na yung nakikinig pala sa'yo, hindi na siya mahal ng pamilya niya, pero nakarinig siya na mahal pala siya ng Diyos. Share the daily gospel, mga kapatid. Subukan mo, walang mawawala. Nakapagpakita pa tayo ng pagmamahal sa Diyos. Nakasunod pa tayo sa kanyang greatest na ipalaganap ang mabuting balita sa lahat, sa buong mundo, sa bawat tao. Amen. Nawa, mapagnilaya natin to, magkaroon tayo ng desisyon na oo nga, no? Yung mga pagkakataong na down ako, nandiyan ang Diyos, ang daming biyaya ng Diyos, bakit hindi ko siya maibahagi sa iba? Kailangan na, ngayon na, mag-decide na tayo ngayon na. Amen? So, ikaw, ako, simulan na natin ngayon sa araw na ito.
kung sisimulan natin sa araw na ito, na may share ang Thursday Gospel, ito mang Facebook Live ng Word of God, o pumunta kayo sa YouTube, kung sino gusto nyong pare na may homily ngayon, i-share nyo. Kung ano yung mga Bible thoughts, pwede nyo i-post. Basta magkaroon man lang sana ng tungkol sa Diyos, yung Facebook natin. Amen. Parang nasa ganun naman, unti-unti, hindi mo napapansin, ang laman pala na Facebook mo, tungkol sa Diyos. Gabay natin to sa ating buhay. At kayamanan nating maituturing ang salita ng Panginoon. Maraming marami pong salamat sa lahat ng nakarinig ng mabuting balita at nawa, share natin to sa ating kapwa. Yan ang pinakabuod ng ating mabuting balita sa araw na ito. Ibahagi ang mabuting balita araw-araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulod sa tukso, at hiligyan mo kami sa lahat ng masama. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo na ikaw ay dapat namin ibahagi sa lahat ng oras. Panginoon, bigyan mo po ng linaw ang aming isipan na ikaw ang pinakamahalaga sa bawat araw. Ang pagbabahagi ng mga salita, Panginoon, ay kailangan naming gawin kapag makikinabang kami dito, Panginoon. At lalo na ang mga kapatid namin na hindi pa interesadong makinig at magbahagi ng mabuting balita. Touch them, O Lord. Give them the wisdom, the understanding na napakahalaga ng pagbabahagi ng iyong mga salita. Gayon din, Panginoon, magsimula mo kami sa pakikinig, pagbabahagi, higit sa lahat. Maisa buhay namin ng iyong mga aral sa baraw-araw ng magandang balita. Ang dami na, Lord, na masamang balita din sa mundo. Nawa, ang mabuting balita ang lagi namin makitang liwanag sa kadiliman at pagsubok na pinagdadaanan namin ngayon. Idinadalangin ko, Panginoon, ng mga may sakit. Nawa, ang iyong mga salita ang maghilom sa kanilang nasasaktang kaluluwa, mga pisikal na karamdaman. Ngayon din po, dalangin ko ang buong mundo, ang lahat ng tao, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Gawin namin gabay ang iyong mga salita. Ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon sa buhay, sa bawat isa sa nakikinig, bigay natin ito sa Panginoon. At ito'y kanyang tutugunin ayon sa kanyang kalooban. Salamat, Panginoon, sa mapagmahal mong salita, sa mga salita mong naki-encourage sa amin lumaban sa buhay. Ang salita mo ay isang katumpumpayan at sandata namin sa tukso na magdadala sa amin sa mga kasalanan. Mahal ka namin, O Lord. At dalangin namin na huwag kaming bibitiw sa iyo. Dalangin namin na lagi namin hanapin ang aming espiritu mo upang sa ganon pagdating ng paghukom, masabi mo sa amin, "Welcome, aking mahal na anak. Dito sa langit na kung saan wala nang hirap, wala nang pagod, kundi pagpupuri na lamang sa ating Diyos na buhay." Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat sa mensahe ng Panginoon. Talagang share the gospel. Tinatapik-tapik na tayo ng Panginoon na ibahagi na natin. Simula na natin yan sa ating Facebook. Amen po.
Para yan sa Diyos, huwag natin kahiya. So, ang Word of God, Daily Gospel, ay araw-araw na papahayag ng mabuting balita. Pwede niyo po akong mapanood itong Word of God na ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo sa Facebook ko. Account, Angelica Dorde, sa YouTube channel. At inaanyayahan ko po kayo na pwede niyo po akong i-PM para i-add ko po kayo sa group chat ng Word of God. Na kung saan pwede po kayo mag-post ng mga tungkol sa Diyos, pwede rin po kayong mag-ask ng prayer. Amen. So, share the gospel at sinishare natin ang God's love. Maraming maraming pong salamat and to God be the glory.